At ako'y nag-iimpake. Ako'y nag-iimpake dito. Okay, so it's been an experience. Talagang thank you, ano, thank you Crowd One for the experience. At saka thank you din sa support ng team. Dahil talagang kung babalik-balikan mo, importante talaga na meron kang team. Kasi yung mga ibang mga tao na nawala ng kanilang mga upline at walang team, nag-i-struggle din. So, talagang thank you so much. At saka, nung ako'y mag-join ho ng Crowd One, parang hindi ko naman naisip na, you know, naghahanap ako ng pagkikitaan, kundi I thought I was joining a family. At, sorry, ang aking boses yan. At dito sa experience dito sa sa Thailand, talagang parang isang one big family. At alam ko naman sa Europe International ay ganyan din ang aking feeling. So it's been really a fabulous experience. At thanks everyone sa sa mga encouragement. Dito, pagpapasensyahan niyo dahil hindi ako masyadong magaling kumuha ng details, pero merong mga bagong inilabas dito at yun lang yung gusto kong sabihin. Of course, nagsalita ang ating founder, nagsalita si Mr. Robert Flor, yung chairman at saka CEO. I don't know kung kino-quote na rin natin siya, yung bago na ating CEO. Tapos of course yung si Martin Blisma ng Head of Network at Legal Compliance. So marami silang ipinalabas tungkol sa safeguarding the integrity ng company, kaya at yung mga enforcement at saka support sa mga members. At of course, yung continuous nilang pag-set ng compliance at setting ng guidelines para, sa magandang pagpapatakbo ng company. So, ang sabi nga nila, be compliant and be successful. Yun ang sabi nila. Of course, meron din ang Mindo. Nagpadala din ako ng picture with chief executive niya. Ang isang bago na inilabas po nila ay yung Tigra or Tigra crypto. I'm sure nalalabas na yun. Hindi ko na kung anong details niya. I'm sure lalabas na yun soon sa back office. Ang isang bago din ay yung Travilia na kung if you remember the life trends, history na yung life trends. So, ito yung kapalit niya. Pero marami siyang inio-offer na magkakaroon siya ng two tickets free every month, parang voucher, na pwede nating ipamigay o parang ipa-come on sa mga bagong gusto nating pasalihin sa ating business. So, yan. Lalabas po yan soon. Tapos yung iba't ibang details kasi may mga maraming perks o maraming benefits na ibibigay sa atin. So of course yung metaverse na ilo-launch at the end of the year. Ang isang sinasabi nila dito sa metaverse ay of course huwag kakalimutan na mag-claim ng ating tawag doon, game cards, no? Tapos sabi nila you can sell and use game cards later on. So kung sa tingin natin ay masyado nang marami tayo, it will not go to waste kasi pwede mo siyang ibenta. Ang isang bagong dating, bagong ilo-launch nila ay yung play to earn ng Candy Crush daw ang itsura niya, Emperor Knights.
isa new game from at ang ano niya is Rebel Nation ang pinaka title niya. Ngayon ano bang tawag niyan? Mura lang siya, ano bang parang 9 euro ang para ikaw ay makapaglaro. And then you will earn quite you know, quite a bit of money. At simple lang siya, parang nga daw Candy Crush. So, parang ang feedback sa amin ni, kasi si ma'am, anong pangalan niya? Sir Eddie, ano yung pangalan nga ibinigay niyo sa akin? Janet, si ma'am Janet, siya yung umattend with ano with the group. So, ang feedback niya is, dahil parang Candy Crush nga siya, madali lang siyang laruin. Tapos madaling kumita ng pera, pwedeng sabihin natin doon sa mga new gusto nating i-recruit ng mga bago, magsimula sila dito. Once they earn, they can even, you know, pay for Crowd1 ano, membership nila, or they can put into Travelia, and then do sa mga taong gustong laging mag-travel, kasi yung Travelia is for travel, ay ano, yun. Pwede nilang gamitin itong kanilang kikitain dito. So, yun yung sinasabi niya in terms of networking, building your network. So, ano pa ba? Yun, I'm sure na ang maraming ano mga details darating na sa back office. So, hindi I'm sure na ano we can ano look at it na sa ating back office. Ang Sir Eddie, sasabihin ko na ba dito yung pinag-usapan natin? Hindi po. Ibang ano po yung ma'am, topics. Alright, okay. Yun so, lang pong mga ano po yung pong naranasan nyo dyan. Ano ba yung feeling? Nakatin po kayo ng isang napakalaking event ng Crowd1 kagaya ng nangyari sa amin. So, yun po yung dapat makita at maramdaman ng mga nanonood ngayon. talagang unang-una, napakaganda ng lugar. Pangalawa, napakamahal niya. If you look at the ano, if you look at the price sa ano booking.com. Pangatlo, it's very well organized. Napakaraming tao niya na nag-assist from the time na dumating sa airport. Wala ka talaga magiging kakabahan kasi naandun, may instruction how to get there. Kasi isa yan sa nagiging problema natin pag tayo nagta-travel, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, anong gagawin. Ito, very well organized. Susunduin ka, and pagdating dito, talagang napakaganda ng treatment sa iyo ng staff ng Crowd1, staff ng hotel. Napakadami niyang activities. As you can see, dun sa ipinadala ko, nagpunta kami sa island hopping. And you know how expensive it is. We were about 7 or 9 coach kami, kasi parang pinag-separate kami into different languages. So, nasa English-speaking group kami. And then, pagdating doon, before kami dumating sa private island, James Bond Island, yun nga, nagpunta kami ng kayaking and, you know, all other activities. Pagdating doon sa lunch namin, talagang exclusively for Crowd1, ipapadala ko sa inyo yung shot ng namin sa beach ng isang group. So, yan yung and then last night, of course, yun yung recognition night. At parang pakaramdam mo na gusto ko ring umakyat doon sa stage. Parang ganun na gusto mo ring nakaka-inspire na talaga na you work a little bit harder every time para, you know, umangat ka at hoping na in one of these activities ay ikaw din ay marerecognize. At least that's my feeling, ha, kasi ever since nga parang wala naman akong masyadong aim. Gusto ko lang talaga na, you know, I have a family, I have people around me, I have people na
nakakaano, kahit nga yung pagpa-Planet IX, parang hindi rin masyadong ano sa loob, no, sa aking loob. Pero ngayong mamit ko, ang may namit ako dito yung kami pala, huy, tatatlong Pilipina, except for Miss Janet kasi Dubai siya. Tatatlo lang kami Pilipino. Pilipino. Yung taga Baguio na President Juan at saka yung kanyang asawa. At tapos, yun yata ho ay kasama kay, ano, kay, anong pangalan nun? Aurelio Daiso? Yes po, ma'am. So, si, ano ho, si Juliet ho ay President Juan and, napaka-ano din ho niya, napaka-very encouraging, very young people, young person. So, ang tawag dito, talaga nakaka-inspire din siya. At para sa akin, parang, yun nga, nagsimula sa parang nothing for me, parang just join a group, join a family. Pero, during this period ng ano dito sa Thailand, a new inspiration, kumbaga, ang na-develop at parang, ano bang tawag doon? Yung parang new loyalty to Crowd One ang na-develop sa akin. And then, babalik-balikan mo, parang maging part din ng team at try to contribute. Kasi ako talaga parang ang itsura lang, oh sige, darating lang ako dyan, o attend lang ako dyan. Walang commitment, parang ganun, okay lang. At saka parang tinitake advantage mo na andyan naman yung group, no? Pero I think as a team player, meron ding ikaw na little, kung hindi man malaki at limited ang time and things, pero there should be also a commitment to the group. Kasi napaka-importante ng ano ng team. At alam naman natin yung feedback ng mga tao na naiwanan ng team at alam din naman natin na ang Team Europe are working very hard para i-accommodate din yung mga tao na nawala ng kanilang mga apply, nawala ng kanilang team. So doon na lamang marerecognize mo kung gaano ka-importante na meron kang team at kasama ka, magiging part ka ng team na yon. Na ibig sabihin, meron ka ding being part of the team, meron ka ding responsibility. Parang ganun. So, ayun. Kaya parang napakaganda, napakasarap ng pakiramdam. At it's a lavish na siguro hindi ko, not in my lifetime na, I will be spending this amount of money in my, in my holiday, in the hotel. It's, hindi ko yun ma-imagine. Kasi talagang very lavish kung maggawa ng activity ang Crowd One. Sinabi na rin at siyempre sinabi na rin nga po ninyo Sir Eddie yung inyong experience sa Dubai. I had the same experience dito. So I had a picture with the founder. Kasi yung the first night na pupunta ako ng dinner, naglakad ako mag-isa, nakita ko silang nagpipicturan. So nakisali ako. Tapos sabi ko, nag-introduce ako at sabi ko, I'm from Europe International, Eddie Onya. Ay, Eddie! And then tuloy kamay siya. Of course, wala akong picture kasi wala akong mapakuha ng picture dahil mag-isa lang ako. Pero may picture ako, I'm sure, with maraming photographer, yung photographer na official photographer. So hintayin na lang natin kung meron akong picture kasi ang importante not only for myself, of course, importante sa sarili ko, important for our team na i-publicize natin. Parang ganun ba? itong nangyari sa Phuket para at least ma-encourage din yung mga tao na next time, we should aim to do that. Parang ganun. So, ayun, thank you very much sa aking upline, Ma'am Eva, at of course sa team ng Team Europe at to everyone.
Any other details, of course, you know, dadating yan sa ating back office. At alam po naman na very advanced din ang Team Europe in terms ng pag-aaral sa ano sa Planet IX. Planet IX is going to be really big. And you know, so yun yung ano feedback sa akin. Kung meron kayong gustong itanong, I'm sure na if I can answer, if not then you know, we can pagbalik ko sa ating normal na Zoom meeting, I can share more. So, yun. Thank you so much. Okay na po. Wow, exciting. Mga parating. Oo, Ma'am Imelda, talagang ano, talagang masarap ang pakiramdam. So, congrats. Pwede naman po kayo magsalita. Yung mga gustong magsalita po. Permission to speak po. Okay po. Yeah, I would like to congratulate Ma'am Emma Riban, and I'm very proud na kahit isa man lang palagi, sabi ko pinag-pray ko talaga, sabi ko may pumasok man talaga. Yun nga, may purpose talaga para maging una sa kalakasan din ni Ma'am Emma Bibal, kasi narinig ko yung kanyang salita. Hindi niya masyadong, di ba ma'am, hindi niyo po sabi niyo kanina. Pero nung nakaano na po talaga kayo sa ganitong event, mas lalo kayo na-motivate at na-inspired. Mas lalo niyo po na patibayan yung ano niyo po sa company. Tama po ba? Tama kaya po. Ako rin po habang nagsasalita kayo, sabi ko, sa susunod, sasama na rin umuli ako. Yan, na-inspired ako eh. Sabi, parang hindi nag-iisa yun, katulad si ma'am, mas marami, mas maganda. Tayo na nandoon sa mga pa-incentives na naranasan ni Ma'am Emma. Mapalad talaga si Ma'am Emma. Talagang na-challenge po talaga si Ma'am Emma. Kaya inano yung so far. Kasi sabi nga, may tinatawag na tayong blessings in disguise na hindi mo naman inaasahan, pero ayan ay reward para sa'yo dahil iyan ay talagang may purpose talaga para more, mas matumibay ang inyong ano, trust sa company, mas tumibay ang ano nyo, yung network nyo, yung inyong structure. Diba po? At saka yung inyong upline din mas lalo ma-inspired sa inyo as a leader po dyan sa UK. Diba? Grabe. Ako rin na, grabe. Nakikita ko yung mga videos dito, pinapanood po namin ngayon. And what more pa kapag ano, kailan nyo po ba i-share na madami? Nandito na po kasi ang video sa Crowd1 dashboard eh. Nakita nyo po ba? Oh, mahina akong internet kaya yung mga clips ko hindi ko maipadala sa inyo. Hindi ayaw niyang pumasok eh. At saka kailangan ko mag-edit eh, ang hina ng talaga ng mahina talaga ang internet. Kailan po ba kayo maiimbitahan para magsalita, maikwento at ma-share yung mga clips niyo? Kailan po ba may schedule na po ba? At the moment eh, hindi pa ako kasi magstay pa ako dito ng 2 days. Wow. And then going to Manila, sa Philippines. And then, meron lang akong personal business after that. So, basta titimbrehan ko po kayo kung kailan ko at least ma-share sa ating... Ngayon, nawawala nga po ang boses ni Madam. Ating webinar. Opo, thank you po ma. Mahina talaga ang internet. Pero po ano pong sabi po ni founder sa inyo na nagkausap po kayo? Siyempre alam mo napakadaming tao. Ito 'yun na, ito yung isa sa lumabas sa ano, napakadaming mga seniors o kung hindi man seniors, hindi siya millennials ang umattend. Ah, talaga? Oo. Talagang
ano, Chinese, Koreans, Vietnamese, at saka yung mga yung na-recognize are much older people. Kaya you know, hindi natin sabi na ano na, you know, we are older, we are ano in senior stage, hindi natin ito kakayanin. Look at this. Ito ay isang patunay na everyone is doing it. And you know, young and old ay may place para sa business na. Opo, ang napansin ko, sabi niyo po may mga may edad, no, karamihan. Talagang ibig sabihin, pwedeng ganitong dalawang instances. Pwedeng talagang nagpagal sila para mag-aaralin yung negosyo talaga, or meron silang kinuha ng mga medyo talabatan naglalaro player, o kaya mga magagaling talaga sa pag-network, o kaya sa mga games, mga ganito. Ano, dahil yung iba, karamihan ng matatanda, maraming pera yan. Ano yan, kapitalista. Karamihan, nakikita ko po dyan dito sa video, yung mga incheck, mga Koreans, sabi nyo matatanda, eh di may kahit papaano, may puhunan silang maglabas talaga ng mga fire package, ng mga mga Fifth Element, di ba po ma'am? Kaya grabe, senior leaders, hada, and senior leaders, hada time for their lives, you know, nag-ano na. So, kalimitan niya, 'di ba, sa atin pag nag-invest ka ng pera, you'll try to ano then, you'll try to understand the business. Hindi naman basta tipong bumili ka na lang ng apat na fire tapos na. Mm-hmm. So, you ano, mag talagang iintindihin, 'di ba? Dahil nagawa ka ng investment. And I think it's the same dito sa mga senior, na siguro ang marami din ay medyo may yayaman. Wala. Mawala po si ma'am, sayang. Tingnan ko yung sarili ko. So, ito yung sinasabi ko na parang tinitingnan ko asan ako dito sa business na ito. So, being siguro, being retired, being senior, parang ganon, hindi rin very magaling sa tech, ano. So, ano yan? Tingin ko talagang there are ano places for everyone para dito sa game na ito. At yun nga yung baka nawala tayo kanina, yung bagong game na Emperor Knight na for millennials. Ang tingin ha, for millennials, pero I'm sure na yun nga, yung mga senior will also catch up on that. So, yun. Basta ano, talagang parang continue lang talaga, dahil meron tayong place in this ano, in this business. Talaga lamang na pagtatrabaho natin and work a little bit harder every time. Yun lagi ang yun ngayon ang aking motto. So, ayun, ano pa bang ano? Basta masaya, masarap. Ma'am Eva, anong masasabi mo, Ma'am Eva, sa iyong leader na talaga namang risk taker talaga siya, ano? Na talagang Sir Eddie. Sir Eddie, talaga pong ako po ay sobrang tuwa pagamat tayong mga kangay mga upline ay hindi na kaya siya ay nakasama, pero proud na proud po tayo sa ating team na mayroong isang nakasama at nahit niya yung para makuha niya yung kanyang travel incentive. At sa nakita ko sa mga picture dyan, sana all. Talagang ang galing. Tsaka yung mga pinagsimulaan na kahit nga hindi po lumaki yung team, pero nakita natin yung C1 token sa mga package na kasama. Wow na wow, panalong panalo. Ma'am Emma, congratulations. Hindi ka talaga nagkamali.
yung mga fire, yung mga fifth element, doon pa lang grabe na ang kapalit. Kaya so, congrats sa iyo at sa mga sumabay. Congrats din po. At lalong-lalo na sa ating upline kay Sir Eddie na kaya natin nasasabayan ay dahil sa ating napakabuting 01 na tayo ay nagagabayan at natuturuan at hindi tayo nagkamali sa pagsunod sa kanya. Kaya hindi lang ikaw, Ma'am Emma, ang kinukongrats ko, lalong-lalo na ang ating 01 dahil ang lahat ng ito ay kung hindi dahil sa kanyang kasipagan, kaya tayo ay parang ika nga nakakasunod, nahihila, ay dahil nakakita natin yung effort niya, yung resulta niya. Dahil sabi nga, ang resulta, copy-copy lang, walang sekreto, kundi gayahin mo lang. So, congrats again, and thank you. At sana, sa susunod, marami na tayong makasama sa mga incentive ng Crowd1. Yun lang po, and thank you again sa lahat. Okay. At saka sa lahat ng ano Planet IX and sa ano sa mga player na ano na meet ko si Mr. All In. So na meet ko siya pero nagsalita din siya during one of our meeting at ano sabi ko sa kanya you are the most loved but also the most feared man in the business. Kasi paano tumawa lang siya, sabi ko ganun. Ini-introduce ko din yung Europe International. Sabi ko, yun, ito yung team namin at yun nga. Hindi ko naman masyado nang inelaborate kung bakit kumisan ayaw natin ano pag nakukulong na tayo ng kanyang picks dahil napakarami niyang picks nga naman napakarami na niyang land so but he's a very very nice man so yun yun din na-meet kung nakikita lang natin sa picture yung ating mga head ng ano na head ng company dito makakatabi mo sa pagkain, pwede kang magtanong, pwede kang mag-chit-chat with them. Napaka babait nila. Talagang kusakwan nakalubog sa masa pag pagkaganitong event. So, ayun. ano pa ba? Okay, so siguro yun lang po ang aking may share right now. Ayan. So thank you Ma'am Emma ano sa napakagandang experience mo diyan sa ano hopefully ano sa susunod na event makasama na rin kami uli. Oo, definitely. Si Ma'am Eva hihilain mo lang si Ma'am Eva hindi na pwedeng hindi siya sumama. Si Ma'am Eva, ano yan, aakyat sa stage kasi yung recognition ng mga president. Hindi ka pa nakakapunta yata sa stage ng iyong ano nakiklaim ang iyong presidency. Oo. Ayan.